Samantala, kaugnay ng pagbaha sa ilang bahagi ng Bicol nito pong weekend, makakapanayam natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense Region 5 na si Ginoong Gremil Nas. Magandang umaga po sa inyo, sir. Si Connie Season po ito. Hello, magandang umaga po, Ma'am Connie. Sir, makiki-update lang kami. Kamusta na ho ang panahon dyan ngayon at mataas pa rin po ba ang baha sa ilang bahagi ng Bicol? Currently po, Ma'am, medyo makulimlim po dito, pero unlike the past few days po, hindi po umuulan ng ganitong oras dito po sa part ng Legazpi City. Oh, may mga baha pa rin hubang lugar sa ngayon? As reported po sa amin, Ma'am, meron pa po tayong mga flooded areas, lalo na po yung spillways. So, hinihintay po namin yung update ng mga provinces kung nag-subside na po ito. Gaano kataas pa po ang mga baha doon sa mga lugar na yon? Sa mga reported po sa amin, Ma'am, meron pong umaabot ng hanggang tuhod. Pero sa ibang mga rice fields naman po at mga barangay road ay nasa ankle level po. I see. Yun pong bang mga lalawigan na mga apektado, una-una ano ho yung mga yon? At yun din po ba yung lubhang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo? Bali po yung mga na-report po sa amin ay yung sa Sorsogon, Camarines Sur, and Catanduanes. Mm-mm. And yung sa Catanduanes po, Ma'am, na unang tinamaan ng Super Typhoon Rolly, mga subsided na po yung mga flooding. Mm-hmm. However, yung mga landslide incidents po sa kanila ay ongoing pa po yung clearing. Yung mga inilikas po, kamusta na po? Nakabalik na ho ba yung ilan sa kanila? Ilan pa ho'y nananatili sa mga evacuation center? Currently po, we have 26 families or 104 na katao po sa loob ng evacuation centers. And meron din po tayong 80 families or 350 persons na nakikistay sa iba't iba pong mga private houses po. Kamusta po ang kalagayan ng ating mga apektadong kababayan na yan? Bale po, ang report naman po sa amin ay nabibigyan naman po ito ng sapat na pangangailangan ng mga LGUs, mm-hmm, yung sa mga nasa loob ng evacuation centers, and ongoing po ang coordination sa kanila ng mga municipal at city DRRM offices po. What about casualties, mga sugatan? Meron hubang naitala? May nai-report po sa amin na may isa pong missing na 10-year-old male sa barangay Tabon-Tabon, Irosin. Nawala po siya noong January 9, 2021 at last seen near the Kadakan River. So hanggang ngayon po ay ongoing pa po ang ating search, rescue or retrieval operations po. Hopefully nga po maging maayos ang lahat. At kami po'y magpapasalamat sa inyo pong binigay sa aming update na yan. Thank you very much, sir. Maraming salamat din. Yan po naman si OCD Regional 5 Spokesperson Gremil Nas. Ingat po kayo dyan, sir.